Hello guys, good day. Dahil sa mga nakikita ko kasi mga nahihirapan ng magbonsai ng bougainvillea, eh naisip ko eh gumawa ng mga videos. Eh mag-umpisa tayo sa pinaka basic, pinaka simula talaga. Tapos, pero bago ang lahat, bago natin gagawin yung mga bagay na yon, eh syempre gusto ko magpasalamat sa mga membro ng iba't ibang grupo. Sa lahat naman nagla-like, sa lahat naman nagko-comment, eh maraming salamat. Kayo po ang nakapag-encourage sa akin para gumawa ng videos. Hindi ko ginagawa to, hindi ko talaga ugaling mag-video kahit man lang gusto ko mag-share. Pero siguro nakita ko, pabalik-balik lang yung mga tanong. Pabalik-balik lang yung mga ginagawa ng mga nasa membro, lalo na yung sa bougainvillea. Eh parang ako, may konti naman akong alam. Eh, siguro ito yung paraan para ma-share ko. Kahit papaano. Hindi ako ganun kagaling. Hindi naman ako ganun kabisado talaga sa pagbabonsai. Eh, ano lang talaga ako. Hilig ko lang talaga gumawa ng bougainvillea. May mga ibang species, pero mas nag-i-enjoy ako sa bougainvillea. Kasi, pag wala siyang dahon, panahon niya na naglagas. Pag meron naman siyang dahon, wala siyang bulaklak, bonsai sa tignan. Pero pag magbubulaklak naman siya, para sa akin yung bulaklak kasi ng bougainvillea is bonus talaga sa kanya. Para yun yung pasasalamat niya sa nag-alaga sa kanya na inaruga siya, inalagaan siya ng mabuti, kaya nagpapasalamat siya sa nagbabantay o nag-alaga sa kanya. Anyway, bago natin umpisahan, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga involved sa bonsai. Sa aking master. Hello, Master Bebot. Tapos sa aking sa boss ko na siya yung nakahikayat sa akin para magbonsai. Hello, sir. Alam mo na kung sino ka. Tapos Brad Ray, si Piloso Potasio, salamat. Lagi mo akong in-introduce sa... Lagi mo akong minimension sa bawat video na ginagawa mo. Maraming salamat. Alam ko eh, magagaling kayo sa bonsai. Ako, parang ano lang ako, sisiw lang ako pagdating sa inyo. Maraming salamat sa iba pa, kay Sir Alan Ramos. Sino pa ba? Marami. Marami kung nakakalimutan ko kayo. Sa mga kumpare ko, Jake, PJ, Ian... maraming salamat at andiyan kayo eh mas porsigido akong gumawa ng mga bonsai ko na bougainvillea, halos bougainvillea na pamahal sa akin. Kaya ngayon siguro eh gusto kong i-share. Kung may mga sikreto man ako o alam nyo na yung mga sikreto ko, sasabihin ko pa rin sa iba na hindi nakakaalam. Ganun naman kasi tayo talaga, kailangan natin i-share. Huwag tayo maging maramot sa ating nalaman at natutunan. Kasi pasa-pasa lang yan. Sige, bago tayo mag-umpisa, gusto kong huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, tapos mag-like, syempre. Tapos i-hit yung notification para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko. Kasi importante eh. Importante na updated kayo sa bawat video kong gagawin kasi para masundan nyo. At maraming salamat. Bago ang lahat, pinapasalamatan ko siyempre ang Diyos. Binigyan niya ako ng malinis at magandang pag-uunawa sa pag-ahalaman. E naiintindihan ko kung anong mga pangangailangan ng halaman, lalo na ng bougainvillea. Binigyan niya ako ng malawak na imahinasyon. At lalong-lalo na rin, basta maraming salamat sa aking anak. Siyempre, nag-effort siya na naging director ko sa mga vlog kong gagawin. Sa aking asawa na andyan siya lagi. Dati ayaw niyang mag-bonsai, ayaw niyang mga lamang ko. Pero ngayon parang mas porsigido pa siya kaysa sa akin. Ayun, bago ang lahat, papasok tayo. Gusto kong umpisahan natin yung pinaka, sabi nga pinaka basic. Gagawa tayo ng bonsai sa pamagitan ng paghahan. Pero hindi ako kailangang lumabas kasi... Nasanay ako magtanim ng mga kakapiranggot na sanga noon. Tinutusok ko lang sa lupa. Doon natin nahantingin. Kaya,
Nag-uumpisa ako ngayon na mangahan sa sarili ko lang backyard, sa sarili kong bakuran. Kahit mga maliliit lang, okay na yan. Kasi yun naman importante, makagawa tayo ng bonsai sa sarili natin. Sige, bisan tayo, pupunta tayo dun sa bakuran. Para makita nyo kung paano rin manghunting. Okay? Three. Hello, dito ako sa mga itinanim ko mga maliliit na bougainvillea. Huhukayin ko siya para yun nga, i-practice natin para maging bonsai. Okay? Ito, mga itinanim ko siya mga 3 buwan. Mga stick lang to siya. Pero ang ginawa ko sa kanya, pag nag-wild, ginugupit ko. Ayan. Ito nang umpisa natin na magiging bonsai. Mga siguro ito lang yung dati. Ay, ito lang. 3 buwan, ginawa ko lang, mga gupit-gupit lang. Ngayon, ililipat ko na siya sa paso para maging bonsai pagdating ng panahon. Ang tawag dito, bonsai material. Hindi pa siya bonsai, bonsai material. Okay? Balik tayo dun sa ano kung paano natin gagawin. Hello guys, eto na. Ang gagawin natin itatanim natin yung bonsai material natin. Tapos, tuturo kung ano yung mga gagamitin natin mga materials. Una, syempre meron tayong plier. Para pag may plier ka, yun yung pangsisikip mo para sa anchoring mo, sa wire na pangsikip mo dito sa ipantatali mo sa kanya. Okay? May tayong gunting, meron tayong training pot. Kailangan training pot, hindi pa kailangan magandang pot. Kailangan okay lang naman market ganito, mga plastic, mga tupperware, mga ano lang ng ice cream. Okay lang yan, basta bonsai material pa. Tapos meron tayong gamit natin na media is rubber sand. Ito ang ginagamit ko talagang media. Ayan. 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 Buhangin actually siya. Kaya tawag namin siyang river sand kasi galing siya sa, una, syempre, galing siya sa ilog. Sabi nila, ang galing sa ilog ay napakaraming mineral na kailangan ng halaman. Talagang malusog siya. Kaya, halos kami mga bonsaiista, hindi talaga kami gumagamit ng kahit anong media, maliban sa river sand. Doon na namin hinahaluan ng garden soil pag magre-repot na kami. Maganda na yung bonsai mo. Ililipat na namin sa magandang paso. Hinahaluan na namin ng soil. Depende sa panimpla ng bonsaiista. Depende sa timpla ng halaman. Ako usually konting garden soil lang nilalagay ko. Para yung tubig talaga mabilis siya mag-drain. Kasi once na marami kang garden soil, babara. Magpuputik yung garden soil ayaw ng bougainvillea na sobra sa tubig. Mas gusto niyang minsan lang sa dinidiligan. Kaya, sige, punta tayo sa pagtatanim ng bonsai material. Ano yung gagawin? Kailangan mong may wire. Kung wala kang wire, meron kang panali. Kasi ang panali o ang wire, minsan ang ginagawa ko, kung ayaw ko dito sa ilalim, lalo na pag mga gantong klase ng materials, hindi ko siya sa ilalim nilalagyan ng wire. Yung ginagawa ko sa gilid. Sa gilid. Sa gilid ko siya tinatali. Kagaya ng ganyan. No? Binubutasan ko yung training pad. Ayan. Binubutasan ko yung training pad. Tapos, nilalagyan ko na yung wire. Ayan. Ayan. Yan. Ganyan lang ginagawa ko. Tapos, ayan o. Tapos, ang ginagawa ko galagay ako ng garden soil. Gamit ka ng ganito kasi baka yung reversal minsan yung mga naliligo, naiiwan yung mga bubog. Ayun. Naiiwan din sa ilo. Kaya, ingat-ingat. Yan. Mamaya papakita ko pag delay kung gano'ng kaganda ang media na reverse ang pagdating sa bonsai. Talagang sa bonsai material. Nang una, kailangan mo i-analyze. Lagyan natin
maisip mo muna kung ano ang magiging hitsura ng halaman. Kagaya na ito sa akin, may mga shoots niya, babawasan ko lang siya ng mga dahon. Hindi naman nilalahat talaga ubusin. Kahit pa eh, tinanggal lang ko ng ugat, eh, posible meron. May ugat siya. Tsaka bossy material pa naman siya. Yan, natanggal lang ko talaga siya. Mas gusto ko yung tinutusok nila ako. Napipil ko yung pagmamahal na binibigay ng halaman sa akin. Kaya ganun din kayo. Minsan normal yan natutusok ka. Hindi naman yan, ano, kasi bougainvillea naman talaga. Mahirap yung bougainvillea na walang tinik. Sabi nga, thornless. Pero meron naman. May nakita naman ako dun sa thornless na sinasabi niya. Meron pa rin tinik. Okay. Yan. Na tanggalan ko na siya ng mga dahon. Tapos, tanggalin yung mga sanga na hindi na kailangan siguro. Ayan. Kagaya niya, no? Ang pinagputulan mga nag-brown. Minsan, pag nag-workshop ako ng materyales, minsan, before ko itanim, o kaya, may mga shoots na lumalabas. Kasi, nakakagawa tayo ng bonsai dun sa given ng mga sanga. Mamaya, pag naitanim ko na siya, lalagyan ko siya ng wire. Para makita niyo naman kung anong magiging itsura niya sa future. Pero eto siya, titrain talaga natin. Lagi natin siyang titignan. Kaya tandaan niyo, sa materialis na to, hanggang sa, hindi naman siguro maging bonsai na siya. Matagal-tagal, pero maliit lang naman siya. Kaya yan. Madali pa lang yan kaysa sa mga malalaki. Pag nag-bonsai kayo, mainipin kayo, huwag muna kayo mag-umpisa sa malaki. Yan ang advice ko sa inyo, mag-umpisa muna kayo sa maliit. Kasi pag malaki ang inumpisahan nyo, mas matagal siyang gawin. Matagal magpalaki ng sanga. Hindi kagaya ng maliit, konti lang yung hahabulin mo. May sinusunod kasi tayong, sabi nga, eh, basic formula paggawa ng bonsai. Eh, siguro later on, i-ano ko na sa inyo. Sa ngayon, dito focus muna tayo para magtanim ng materyales. Para sa susunod, pag may mga naghan, anong gagawin ko? May mga magpo-post. Anong gagawin ko sunod? Anong gagawin ko dito sa bougainvillea sa bougainvillea materials ko? Kaya ngayon, alam niyo na, inant nyo, itatanim muna. Kailangan ng anchor talaga. Okay? Ganyan gagawin ko sa kanya. Tali, hindi kailangan muna gitna. Hindi muna eh. Sa nakikita ko kasi sa kanya ng materials, hindi siya kailangan nakatayo. Importante rin siyempre sa materials, eh, sabi nga ng iba, may galaw. Para nagmukhang matanda dahil sa galaw ng katawan ng bonsai niya. Bonsai natin. Ayan. Punin ko para hindi siya masyadong makasandal. Pag minsan, nilalagyan ko siya ng bato rito para talagang hindi na makagalaw yung kukuha ko ng bato para hindi na makagalaw yung material talaga natin. Importante kasi hindi siya gumalaw talaga. Para kuha mo na ang bato, sandali ah. Ito na, meron akong bato pang harang sa kanya para hindi siya total matumba. Okay? Yan. Minsan, tela ang pinanglalagay ko sa katawan para hindi bumaon yung wire na gagamitin mo. Pero sa ngayon, gagamitin ko pa is lumot. Yan. 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 Kailangan eh, masikip talaga yung pagkaka-anchor mo dun sa materials. Para kahit anong buhat, anong gawin mo, eh, hindi na di-disturb yung ugat na kalalabas pa lang. Kasi dun yung pinaka-sensitive na part ng pagkatanim ng bonsai material. Once na tumubo na yung shoots, once na lumabas na yung roots, kailangan hindi siya talaga magalaw. Kahit anong gawin man dyan, hindi mo talaga
hindi mo madidisturbo yung roots na papalabas or lalabas pa. Kasi yun yung pinaka-sensitive na part na kailangan mahigpit na mahigpit. Talagang naka, anong tawag dito? Hindi talaga nadidisturbo yung ugat. Talagang mahigpit. Ano-ano siya dun sa pinagtaniman sa kanya, hindi siya nagagalaw. Kasi pag nagalaw yan, tepok talaga ang bonsai material natin. Kaya, antayin natin. Itong materialis na to, eh, tuloy-tuloy natin siyang pag-aaralan. Siguro, itong materialis na to, eh, mga ilang, pag medyo gumanda na, pwede natin parapol. Para, at least meron tayong remembrance din sa mga naka-subscribe, sa mga nagpa-follow, nagla-like, tapos magiging sa kanya tong bougainvillea bonsai na to. Eh, hindi naman natin mamadaliin. Pagagandahin talaga natin siya. Kahit simpleng materialis lang siya. Yun lang. Mga guys, kaya next natin na video, pag-workshop sa kanya o pag-wire sa kanya, eh, tignan natin kung magagawa natin sa kanya. Next na topic natin. Sige guys, salamat sa pakikinig at salamat sa mga tumatangkilik sa aking mga obra, sa aking mga gawa. Maraming maraming salamat.